Dito ako sa planta ng Hawaiian Rock. So dito ako magpa-parking pansamantala para gamitin ko yung mountain bike. So guys, pupuntahan natin ngayon yung Naftan Point dito sa may Hawaiian Rock. Dun sa dulo sa may quarry. So abangan nyo guys. Ito yung gagamitin kong mountain bike. Kasi hindi natin mapapasok yung sasakyan dun. Makiipot ang daan. So yan ang gagamitin ko. Yung mountain bike na Giant. Time check 9:40. So subukan natin kung gaano kalayo ito papunta dun sa Naftan Point. So abangan nyo guys, orasan ko 9:41 na. So tingnan natin kung ganun, hanggang ilang oras. So abangan nyo mga guys. Medyo naglakad tayo guys pataas. Ito siya, trail siya eh. Iningal ako. Ang taas. So bumaba tayo sa mountain bike. Yan. Takad-takad muna. Galing ako dun sa baba na yon. So nagsimula ako ng 9:40. Anong oras na? 10:10. So 5:10, 15, 20, 25, almost 25 minutes. Siguro nasa kalahati na ako. Doon ako galing. So ito siya. Binabaybay ko lang yung trail ng daanan. Sabi nila dito ang daan ng Naftan Point. Yan yung isa yan sa kuweba o. Big Rock. So dito pa rin yung tatakin ko guys, yan. So medyo nagpahingan ako, hindi ko gaano nagamit yung mountain bike. More na lakad, walking. Kasi ang daming damo, ayun. Galing ako dun sa baba. So yan guys, abangan natin ha, abangan natin. Siya guys, oh. Kita nyo. Big Rock. Isa lang yan sinadadaanan ko. Yan. Laking bato. So, dito pa tayo tatahak. Ay guys, grabe, halos isang oras na ako, wala pa. Pero parang medyo malapit na. Nakikinatatanaw ko na yung dagat eh. Dito pa rin, as usual, dito ako nang galing. So, naka 40 minutes na ako mahigit. So, siguro malapit na kasi tanaw ko na yung dagat doon. Ayun o. So, doon tayo pupunta. Inahanap ko yung pinaka the great canon ng Japanese soldier nung araw, yung kampo nila. So guys, puntahan natin ha. So ayan siya guys, naglalakad na lang ako ngayon. Ayan. Ang hirap mag-bike kasi maraming damo na malalaki, matataas. Ayan siya. Ayan, wow. Isa yan sa Japanese bunker dito. Siguro tao dito pinagpapakasal ng mga putok ng baril. Pero yan, isa yan sa kampo ng Japanese. Tawagan na bunker. So puntahan natin yan. Halos 10:30. So
alas isang oras at last is nakarating din. So guys, ito na. Puntaan natin dito sa tracker. Medyo dito ko nilagay yung bike ko. Ayan. Wow. Ito yung pinaka ano niya, oh. Yung kano na napakalaki, oh. Ito, ayan. Teka, puha natin, ah. Ito yung kano, no. Napakalaki, ayan. Kita nyo, oh. Ayan. Ito yung tinatawag na defense nila sa Naftan point na puntaan ko rin. Ayan, napakalaki nyan. Ayan pa. Taan natin dito. Medyo sukal na. So, meron yung laki nyan. No? Sa tagal ng panahon. Ayan. Ayan siya. Kita nyo kung gaano kalaki nyan. Kita nyo ito, oh. Mga tama ng bala yan, mga guys. Siguro bala o bomba. Ito yan. Naka-patient dito sa dagat. Ayan. So, linisin natin para makita natin, guys. Bali ito siya. Makikita nyo. Ay, ito pinaka-doon siya. Parang mga 8 to 9 meters ang haba niya. Napakalaking canyon yan. Yan, yan ang ginamit ng mga Japanese noong ginipensa nila ang Saipan. Yan. Kung may imagine nyo, yung kabuuan na yan, may cover yan siyempre. Pinasabok na to ng mga kalaban nila. So kanya, nasira yan. Ito lang ang naiwan. Pinaka binabantayan nila yung Pacific Ocean. Yeah, surrounded siya ng dagat. Tapos dito siya nakadepensa. Siguro sa banda doon marami pa rin bunker, kaso napaka ano, masukal yung daan, jungle talaga. So ayan siya. Ito yung pinaka ano, teka, alisin natin to, nakatakot. Yan to. Siyempre, kung imagine nyo guys, gaano kalaki yung nilalagay na bala dyan, no? Napakalaki. Oh, siyempre, kinalawang na yun siya. Kita yun, ha? Laki, no? Yan siya. Ito yung pinaka-surrounded niya. So, dito ako dumaan kanina. Kita nyo rin guys kung gaano kakapal ito. Ayan, no? Kung gaano nila katibay ginawa yan. Hanggang ngayon eh, nandito pa rin. Ayan siya. Solid talaga. Ayan, no? Kita nyo. Solid. Solid sa bakal. Ayan. So, tignan nyo gaano kalaki. 1 2 3, talagang super laki yan. Hindi ko lang mapuntahan yung dulo eh, kasi medyo pabababangin siya. Kita nyo yung kabuuan nyo. Yan. Yan. Tatay dito sa anggulo na to. Yan.
Yan, ganyan siya kalaki. Talagang sinira siya ng kalaban. Yan. So, yung kanyo na yan. Depensa nila rito yan. Yan. Isa yan sa mga great defense ng Japanese dati nung araw. Yan. Pinaka-base na kanon nila, oh. Oh, napakalaki. Ayan, oh. Ayan talaga yung solid na bakal talaga, oh. Ito, gawang tanso ito, oh. Tanso ito. Ito, pinaka-bakal. Imagine mo kung gano'n nila dinala yan sa ibabaw ng bundok. Na napakataas. Diba? Pakataas kaya nitong elevation na to, inakyat nila. Napakalaki na yan. Yan, solid siya. Pinuntahan natin dulo. Ayan, makikita nyo yung pinakaharap. Kung ano yung nasa loob na yan. Okay guys, pinuntahan, hindi ko na siya maabot eh, kaya ganun na lang. Okay, so ayan, makikita nyo, ayan. Kutin natin siya. Tinatawag na Naftan point ng depensa nila. Ito ang Naftan point. Ito yung pinaka depensa ng Naftan. Yan, ito yung kanon nila, oh, napakalaki. Kita nyo yung laki niya. Ito siya guys. Napakalaki. So napapaligiran sila lang sa gubat, nasa gitna sila. Siyempre nasira na sa tagal ng panahon at saka yung binomba sila ng kalaban nila. So yan guys, ito yung tinatawag na lugar na Naftan Point. Pinuntahan ko ito. So nakarating ako, kulang-kulang isang oras. Ito lang ang mission ko, yan, para puntahan ito. So yan guys, kahit paano nakita nyo ito. Napakalaki niya. Ang haba niya eh, mga 9 meters ang haba. Ito ang kahit nyo, napakalaki. So guys, thank you for watching my channel. Shout out to everyone. Kay Rolski, kay Lucano. Lahat-lahat na, kaya Baby, kaya Gio Habitat, MCTV, lahat-lahat na. Sorry mga nakalimutan ko. So guys, ayan na. Pinakita ko sa inyo kung saan ako nakarating sa Naftan Point. Thank you guys.